nandun na pala. So, first time ko to try ito. Hintay muna ako ng tao kung naririnig niyo ba ako. May gising ba? Makakakita pa, sabi naman kung naririnig ba, kung okay lang ba yung ganito. So yun, kasi ang i-discuss natin ngayon para dun sa planning and, tuloy ko lang ha, dun sa planning and organizing series natin is about sa get things done. And naisip ko, medyo mahihirapan tayo kung walang visual kayong nakikita. Tatry ko mag-live stream ng feeling erang whiteboard. So yun, so habang ina-explain ko, isusulat ko na lang para mas naintindihan or mas makakapag-take notes. Ayun. So, ano ba? Sige, wait pa tayo. Mga 1 minute. So yun, comment lang kayo pag nanonood kayo, ha? Para alam ko kung may tao. May tao ba? Ko alam, mala na. So gusto ko ng pink wallpaper. Pink tayo. So, kung may naloload, ayan, so tuloy-tuloy lang ako nagsasalita. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Basta itutuloy ko na lang to. Bahala na. Hello, naririnig ko ba ako? Nandito kasi sa may gilid namin yung manok ng kapitbahay. So, sila na lang mag-usap. Ayan. Eh, ayun. So, sabi ng manok, ang i-discuss daw natin ngayon is about get things done. So, ano ba yung get things done? Yung get things done is galing siya kay David Allen. Ano siya? Para siyang work-life management system. Actually, ano siya? Book siya. Pwede niyo siyang basahin pag gusto niyo malaman more about doon sa ano, about dito. Pero overview lang, bibigay ko yung overview ngayon para ma-start nyo na. Kasi, oo. Tsaka ayoko rin kasi ng calls, kaya yun. Maingay din talaga dito. Buti ka, hindi pa naglalaro yung mga bata. Ayun. So, ang get things done, ano siya, time management system siya na ginagamit ng mga tao para mas maging
para hindi overwhelming yung task, task na sa buong araw, at para ma-plan nyo mabuti. Kasi kapag hindi nakalista at hindi nakaplano yung mga gagawin mo, madaling maligaw, madali kang ma-distract. Like, kunwari, yung napanood kong video, ang example niya, kunwari, si, yung lalaki, parang pauwi na siya galing work. Tapos, habang pauwi siya galing work, naisip niya, ay, kailangan kong tawagan si Mike. Mike na tayo sinabi, ang birthday daw ng friend niya. Kaya lang, pagdating niya sa bahay, bumungad sa kanya yung maraming mails. Bumungad sa kanya lahat ng kailangan niyang gawin sa bahay. Ayun. So, imbes na matawagan niya si Mike, ang nangyari, na-distract yung utak niya. Kinabukasan, pagising niya, inis na inis siya sa sarili niya kasi hindi niya natawagan si Mike. Eh, birthday nga. Tapos best friend niya pa yun. Ayun. So, yun yung iniiwasan ng get things done. Para yung mga bagay na kailangan mong gawin ngayon, magawa mo, at yung mga bagay na hindi pa naman pala kailangan ngayon, ay mas segregate mo ng mabuti. Kung saan mo siya, pwede siyang gawin. Ha? No? Basta kung saan mo siya pwedeng gawin. Ayun. So, yung get things done, meron siyang 5 stages. Isulat ko dito yung stages para makapag take note kayo if ever. Ayun. So, si number 1 is capture. Mamaya didiscuss natin isa-isa to. Sulat lang muna natin para meron tayong kopya. Number 2, process. Hey, baby Jill. Number 3, organize. Number 4, review. Mukha lang yan marami. Pero pag once nagawa nyo siya sa system nyo, madali na lang siya. Para siyang makakatulong talaga siya sa system nyo. Hindi nyo alam na ginagawa nyo na pala siya. And hindi nyo mapapansin. Sobrang laki ng difference nung nagagawa niya sa buhay niyo. Ayun. Tapos number 5, engage. Ay, wait lang ha. Hanapin ko lang yung charger ko. Ayun. So, yan yung 5 steps na kailangan sa GTG para ma-follow nyo at ma-manggar siya ng maayos. Ayan. So, naririnig pa naman ako, diba? So, yan. Si Engage. May tao pa ba? Ayan. So, start tayo. Siguro, hindi ko na lang ito buburahin para mayroon siya. So, start tayo kay palitan kulay. Arte. Palitan kulay. Yan. So, si number 1, capture. So, ang gusto ni GTD to get things done, ang lahat ng kunwari, everyday kasi, sabi niya, ang mind natin, made daw siya to create ideas. Hindi naman siya made to store them. So, kung ang gagawin mo, every time may naisip ka na kailangan mong gawin, ay ilalagay mo lang siya sa back of your mind, yung parang mental note, ganun na kailangan kong tawagan to, kailangan kong gawin to. Kung ganun lang yung gagawin mo, mental note lang, ang tendency ng brain mo is pag may naisip siya na bagong ideas, makakalimutan niya yung iba. So, ang gusto ni get things done, every time na magkaroon ka ng idea or ng kailangan gawin or may tumawag, ganyan, tas kailangan mo itong tawagan, ang gagawin mo,
i-capture mo muna siya. So, meron siyang, ito natin. Meron siyang inbox. Na tawag nila dyan, inbox. Kasi, kunwari, may dumating na letter. Pwede kang meron kang envelope or meron ka nung, alam mo yung in-out dun sa office ng bakal. Pwede kang magkaroon ng ganun kung may desk kang malaki or pwedeng envelope or pwedeng notebook na sa isang, sa umpisang part ng notebook mo, ganun. Pwede mo siya ilagay dun. Basta lahat ng pumapasok na task na kailangan mong gawin. Hi, Angel! Ayan. So, lahat ng task na kailangan mong gawin is ilalagay mo siya sa inbox. Hindi mo ititigil yung kailangan mong, ay, ano ba? Hindi mo ititigil yung ginagawa mo ngayon just to do that task na dumating. So, unless super emergency siya, life or death situation siya, unless ganun siya, ang gagawin mo, tuwing may dadating sa yung task, ilalagay mo lang siya dun sa inbox mo na kailangan mong harapin every night or every start of your work day, work time, ganun. Ayun, so yun si inbox. So, ang mangyayari niyan kasi, di ba, maiipon siya sa inbox mo. Tapos, kunwari nga, pauwi ka na. O, umuwi ka na, tapos may inbox ka pala doon na tawagan si ano, ganun. Tapos, instead na ma-distract ka sa mga kailangang gawin, ilalagay mo lang siya sa inbox. Tapos, pag time mo na gumawa or time mo na mag-work, bubuksan mo yung inbox mo, tapos makikita mo kung ano yung mga kailangan mong gawin. Ayun. So, kung yun si number one, balikan na lang natin mamaya pag may dagdag. So, number two na tayo. Palit tayo ulit ng kulay. Purple. Ayan. So, ano si number two? Process. Ayan. Number two. Process. So, ayun na nga. Nandun na nga siya sa inbox, diba? So, anong gagawin mo pag nandun na siya sa inbox? Ang gagawin mo, para si Marie Kondo, kung meron nanonood mga Conway, iisa-isahin mo siya. Parang yung ginawa niya sa mga damit, diba? Inisa-isa niya, tapos tinanong niya kung does it spark joy, ganun. Pero ikaw, syempre, baka mamaya lahat ng task mo, it doesn't spark joy. So, hindi yun yung tanong natin sa tasks natin, sa inbox natin. So, ang tanong natin lagi, every item dun sa inbox mo, tatanungin mo kung is it actionable? Actionable ba siya? Meron ka bang pwedeng gawin para ma-complete siya? Or, ayun, sige, i-explain natin. Yes. Kung yes, may ano yan. Kasi dito muna tayo sa no. Yung sa no, kunwari yung mga resibo ng pagbayad mo ng bill, or yung manual ng TV, ganun. Yung mga hindi mo naman, wala ka namang kailangang gawin. Though, so sa no siya, meron siyang dalawang pwedeng mangyari. Dito sa no, ah. Kung no siya, pwede siya maging, pwede mo siya itapon, discard. Or, kung sa tingin mo, magagamit mo pa siya sa future, pwede siyang as reference. Ayan. Gulo na ng sulat ko, diba? Sabihin niyo pag di niyo nainin kung magulo na, ha? Yun, diba? So, kung hindi siya actionable, may dalawa lang siyang pwedeng puntahan. So, pwede mo siya i-discard, tapon mo na yung resibo. Or kung kunwari, pwede mo siyang gawing reference kung kunwari ano siya, way bill siya nung sinip mo na item para sa buyer, eh hindi pa natatanggap ng buyer. So, hindi mo pa siya pwedeng i-discard. Tago mo muna siya as reference. Once na tanggap na siya ni buyer, pwede mo na itapon yung way bill, di ba? Ayun. So, yun si actionable. And wala ka namang kailangan gawin doon. Kailangan mo lang siya itago. Ayun. So, yun si no. So, yun yung hindi siya actionable. So, doon naman tayo kay yes, actionable siya. Meron din siyang dalawang pupuntahan.
So, si actionable, kung yes, is it doable in 2 minutes? Ayan. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, kung may ginagawa kayo, hindi nyo isa-stop yung ginagawa nyo para dun sa bagong dumating na task. Pero ito yung exception. Kung kunwari, kunwari, tinanong mo, is it actionable? Sabi mo, yes. Kasi kunwari, sinigawan ka ng nanay mo, ano, paki-message mo yung kuya mo, sabihin, bumili ng suka pa uwi. Ayun. Actionable siya in 2 minutes kasi wala pang 2 minutes, 'di ba, magagawa mo na 'yon. So instead na ipagpamamaya mo na, i-message mo lang naman siya na, "Kuya, bili ka ng suka," sabi ni Mama, ganun. So i-message mo na siya. So kung actionable siya tapos yes siya, yes yung sagot. Do it now. Do it now. 'Yon. So para hindi na siya maipon sa task list mo, 'di ba? Tapos kung hindi naman siya actionable in 2 minutes, like kunwari, yung bang dumating na task ay kailangan mo makipag-usap kay client ng 20 minutes, mga 1 hour ganun kasi madaladal si client, or yung task ba na yun is kailangan mong pumunta sa mall or pumila, pumunta sa SSS, sa PhilHealth, ganun. So, kung ganun siya and hindi siya actionable in 2 minutes, mapupunta siya sa action list. Ito yung laman ng pinaka GTG mo. So, ito yung action list mo. Yan. Yan. So, yun yung process. Kasi every time may pumapasok na task sa inbox mo, ipoprocess mo siya kung actionable ba siya, kung saan siya mapupunta. Kasi baka mamaya, ang tagal-tagal nung resibo na yun sa inbox mo, yun pala, itatapon mo rin lang pala papunta dito sa discard. Kasi hindi siya actionable, tapos itatapon na siya. So, mas maganda kung, anong tawag dito, regular din yung pag ano mo, like daily mo tinitingnan ito, or kailangan clear lagi. Diba sa office, kailangan lagi clear yung in bago ka umuwi. Diba ganun yun? Yung in and out na tray. Ayun. So, ganun lang yun. Kailangan i-clear natin siya daily. Tapos, make sure na kung yung nakita mong actionable ay... Ayun. So, make sure kung yung nakita mong yung nilista mong action list, like kunwari nga, sinabi ko kanina is kailangan mo pumunta ng SSS, so mapupunta siya sa next stage natin. Doon na siya sa organize. Ayun. So, may comment lang kayo ha. Yun. So, doon tayo kay organize. Magpapalit ako ulit ng kulay. pink. So, number 3. Organize. Ay, ang ingay sa bahay namin, di ba? Sorry, ha? Ayun. So, nahiwalay nyo na yung mga actionable at yung not doable in 2 minutes. Dapat yung mga doable ng 2 minutes is nagawa nyo na. Tapos yung mga itatapon or for reference na ihiwalay nyo na sa folder. Lagay ka ng isang folder dun. Ayun. So, yung mga nag-survive para sa next stage na organize, yun naman yung titingnan natin ngayon. So, meron dito sa organize, yung organize na to is, i-a-adjust mo siya, depende sa lifestyle mo, depende sa kung ano yung SWAC na system para sa'yo. So, ito yung pinaka, stock, ano yung tawag doon? Advisable? Hindi siya advisable eh, pero ito yung pinaka-skeleton niya. So, ito yung start nyo, tapos,
pwedeng ito yung start nyo. Tapos, adjust na lang kayo kung ano ba yung kailangan nyo, kung ano ba yung klase ng task na dumadating ba sa inbox nyo, ganun. Kasi hindi naman tayo lahat-lahat pare-pareho, diba? So, yun. So, kung mag-organize ka na ng mga task na nakalagpas dun sa processing mo sa stage 2, meron siyang tatlong different anong tawag dito, categories na pwede niyang puntahan. So si project ay ba yun, hindi marunong mag-spell. Project based, time based, and according to context. Ayan. So, yun na nga. Meron kang to-do list na umabot dito, di ba? So, yung to-do list na ba yun, meron siyang deadline. Like, kunwari, kailangan mong puntahan bukas yung pina-reserve mo na ano. Kailangan mong puntahan bukas yung pina-reserve mo na place para sa party ng anak mo. So, mapupunta siya dito sa time. So, dapat may naka-connect na naka-ano ka. Meron kang calendar or planner na gagamitin para dito. So, kailangan, meron kang dito sa time. Kung time-bound yung task na inano mo, na nakuha mo sa organize, kung time-bound siya, dapat ilagay mo siya sa calendar mo para magawa mo siya dun sa oras na kailangan niyang magawa siya. Like yung example natin kanina umpisa, birthday ni Mike, hindi naman yun pwede sa ibang araw kasi nga yung birthday niya is today. So, dapat nagawa mo siya today at hindi mo siya napagpabukas or hindi ka na-distract at gumawa ng kung anong-anong iba. Yun. Tapos, yung project-based ba is, kunwari, para ba ito dun sa business mo na kailangan mong kailangan mo maghingi ng mag-canvas. O, kunwari dito. Canvas ng materials para sa business mo. Kailangan mo ba mag-post sa social media mo? Post. Ayan. So, project-based siya kasi meron siyang project na kinalalagyan sa buhay mo. Buhay. Ayun. So, si context naman is, ay, sulatan. Ayun. So, si context ay, by context, doon mo siya maaano. Hello, Ton. So, nga. Happy New Year din. Ayun. Ayun. So, balik tayo kay context. So, si context ay ihihiwalay mo sa by context ng task. So, kunwari, list number 1 is call. Sino? Yung sulat mo dyan. Sino ang tatawagan? Tapos, list number 2, email. List number 3, kunwari, writer ka. Write. So, by context, by time, or by project. Ano ba yun nasulatan? Yun yung tawag dito. Yun yung pagkikilanlan ng mga task mo. Yun yung category na pwede nilang paglagyan. So, ikaw naman, pwede naman ikaw mag kunwari, sabi ko nga kanina, pwede mong pag-exchange yun, diba? Pwede mo i ano ba tawag doon? Pwede mo i mix and match or i-adjust depende sa kung anong kailangan mo. Ayun. So, kunwari, meron akong project na kunwari, yung post. Kailangan kong mag-post by tomorrow. So, project-based siya, post siya, pero time-bound din siya kasi meron siyang deadline. So, yun, kayo lang yung bahala maglagay kung paano nyo ililista. Basta kailangan
doon sa paglilistahan nyo or yung paglalagyan nyo na app, na calendar app or kung notes mo man, basta doon, maiintindihan mo kung ano yung mga kailangan mong gawin at maiintindihan mo yung mga kailangan mong isulat. Like, kunwari, yung sa context, by context, ihiwalay mo na ng notes or checklist sa phone mo. So, kung may kailangan kang tawagan, ilagay mo dun sa call na checklist. Kung may kailangan kang i-email, lagay mo dun. Kailangan kang isulat. Yung mga yun. Tapos, kung project or time-based, siguro isang checklist na naman or isang notebook, nandun lahat ng project at saka yung time-bound mong ano. Ayun. Tapos, yun si organize. Tapos, next na tayo. Boring ba? Boring? Nabobore ba kayo? So, dito tayo kay number 4, organize. Kulay. Wala kayo request. Ang chumsi ko pa, diba? Kala mo naman. Ano na ba? Review. So, nandito na tayo sa review. Number 4. Review. So, yun. So, nandun na siya, diba, dun sa gagawin mo. Yung review naman, meron kang dapat, kunwari, every week nire-review mo or every night. Katulad ako, ang ginagawa ko, may review ako every night. Hindi kasi pure get things done yung ginagawa ko sa akin. Parang halo-halo na. Kung ano yung nag-work sa akin. Kung paano yung nag-work sa akin, hindi naman kailangan sundin lahat ng steps na to. Basta, itry nyo, tapos tanggalin nyo yung hindi nyo nagagamit, tapos mag-adjust kayo kung paano yung mas magagamit nyo siya. Ayun. So, yung review, ang ginagawa ko, every night, bago ako matulog, dapat na-review ko yung nilista ko ngayong araw. Kung nagawa ko ba sila lahat. Kung ano pa yung kailangan kong gawin. Tapos kung ano yung hindi talaga siya nagkasya sa oras at kailangan ko siyang ipagpabukas. At ano yung top 3 task ko bukas. Ayun. So, matutulog akong mahimbing. Tapos magising ko. Hindi ako ma-overwhelm. Ayun. So, yun si review. Dapat, meron ka laging regular review. Meron ka regular review. Kasi, mamaya, lista ka ng lista. Tapos, puro lista na lang siya. Hindi mo naman binibisita kung nagagawa mo ba yung mga nakalista or hindi. Ayun. So, pwede ka mag-review daily. Tapos, yung mga yung mga pwedeng weekly or yung mga pwedeng monthly, ganun, ilagay mo lang siya doon sa calendar mo na today, magre-review ka na, maglo-look back ka doon sa task mo kung nagawa mo ba siya and kung saan ka dapat mag-adjust. Ayun, so ilagay mo lang siya doon. Kasi hindi naman siya kailangan katakutan dahil hindi naman yan sasakop ng buong araw mo. So yun, so mga ano lang yan, max na siguro 30 minutes or kung nagsusulat ka na de-design ka baka mamaya max 1 hour ganun, 1 hour a week, okay na yun basta alam mo nasa path ka ng pinaplano mo. Ayun. Tapos dito pa sa reflect and review, dapat lagi kang merong what is the next action. Pag kunwari meron kang na checkan na task, so si task ay na-check mo, tanong mo sarili mo, what is the next action? E paano kung wala na? Paano kung kailangan mo lang siyang balikan after 6 months, ganun, or kung ano man. So, ang mangyayari nun, mapupunta siya sa calendar mo. Na after 6 months, kailangan mong bisitahin to. Or, pwede ka rin magkaroon ng list na someday, maybe, na list,
kunwari, gusto ko magtayo ng business, kunwari, ganun. Ilagay mo siya sa someday maybe mo. Pag kunwari, nag-aayos ka ng task mo for this week, tapos silip ka lang dun sa someday maybe mo, baka mamaya meron ka palang magagawa na para dun sa nasulat mo dun sa Sunday, ay someday. So, ito, ilagay natin. Review. Bahala kayo kung daily, weekly, or monthly, bi-monthly, quarterly, yearly, yung mga ganun. Eh, basta ilagay nyo sa calendar para hindi nyo kalimutan. Ayun. Oh, tapos, part pa ito ng paano ba? Hindi na siya kasha. Okay, kasha yan. Part pa ito ng review. Lagi mo, di ba, lagi mo tinatanong what is the next action? So, dapat, yung action na pinakaano mo, yung, kunwari yung linlagay niya sa, hi, Mon, yes, pag ano, pagka-end natin mamaya, ano, konting, ano lang to, konting processing lang siya, tapos magpo-post naman sa group yung full video niya. Ayun. Hello. Ay, si Mark pala nandun. Hi, Mark. Ayun, so, what is the next action? Kailangan, himay. Yung parang targeting sa SEO, kung familiar. Ayun. So, hindi pwedeng sobrang broad. Kunwari yung example dun sa napanood ko noon. Ang sabi niya, ang task is call Mike. Eh, tapos pala, hindi mo naman alam pala pa yung number ni Mike. So, hindi siya realistic yung ano mo. Hindi realistic yung tawag dito. Hindi realistic yung task mo dahil wala ka pa nga palang number ni Mike. So, dapat ang pinaka ano, ang pinaka-task mo dapat is ask for Mike's number. Yung parang ganun, himayin mo muna yung pinaka-next step mo, hindi yung kabuuan, para hindi ka na-overwhelm. Example, kunwari, yung task, nilagay mo, look for venues. Kunwari, magpo-party yung anak mo. Eh, yun pala, hindi mo pa alam kung anong theme yung gusto mo, kung ilan ba yung bisitang gusto mo. So, mas realistic na ilagay mo muna dun sa mo na alamin mo muna, pag-usapan nyo muna ng mag-asawa, kung ano yung theme ba, kung ilan ba yung iimbitahan nyo, yung maliliit na bagay na ganun. Kasi kung forever na nasa list mo yung look for venue, eh, hindi mo naman siya masisimulan kasi marami pa siyang kailangang prerequisite. So, yun. Yung mga prerequisite, yung mga small things na yun, yun muna dapat yung nasa list mo. Ayun. So, malapit na tayong matapos. Ayun. So, sorry, may kumakatok kasi. So, last na tayo. Engage. Anong kulay gusto niyo? Ano pa bang unang kulay? Yellow. Orange. Ayan. So, lalagay akong orange. Ayan. Tapos, ang number 5 is engage. So, yun na yun. Kung ano siya, kung ano maintindihan sa engage, yun na yun. So, to do na yun, go, go, go ka na. Go. 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 So, gawin mo yung to do mo for today. Like, kasi diba, nag-reflect ka nga daily kung ano yung kailangan mo gawin at kung ano yung nangyari kahapon. So, alam mo na yung gagawin mo today. Simulan mo na. And alam mo naman na na yung mga nasa to-do list mo is yung mga small things na hindi wala ka na ng unrealistic task doon, 'di ba? So, mangyayari noon, ang mga task mo na nakalista is mga small things na lang.
hindi siya small as in small na walang kwenta, pero small siya na first step papunta doon siya, doon sa kailangang, doon sa mas malaking kailangan mong gawin. So, ay, yun. First step. Kasi nga, lagi mo naman tinatanong, ano dapat, what's your next action, diba? So, kunwari, na-checkan mo to. Alam mo na yung team nung party nung anak mo. Tanong mo naman yung sarili mo, what's your next action? So, alam ko na yung team, kailangan ko ng alamin muna kung ilan yung bisitang i-invite namin, na ilan yung kasya dun sa budget. Tapos, kung may budget na, kung meron ka ng number ng visitors, tapos team, ganun, pwede ka na mag-start maghanap ng venues. Kasi pag-research mo ng venues, makikita mo kung kasya ba dito yung tao na gusto kong invite. Siyempre, kung hindi, tanggal na siya agad. Kung yes, tingnan mo kung pwede ba yung team na gusto ko dito, ganun. Ayun. So, sorry, hindi na freelancing related yung mga examples natin. Pero, yun yung process nung yung get things done. And, i-adjust nyo na lang siya kung paano niya siya magagamit dun sa freelancing life niyo. Kasi iba-iba naman din nga yung task and distractions na meron tayo sa life natin. Ayun. So, next. Ano ba? Siguro mag-ano tayo? 5:06 na. So, kung may questions kayo, palitan yung kulay. Yellow. Q&A. Yan. Kung may questions kayo, tanong nyo lang. Magsagot tayo mga 1 to 3 minutes bago tayo mag-end. Tapos, pag na-end na kasi ito, sandali lang na processing, tapos magiging available na siya for para mapanood nyo from the start, para dun sa mga hindi nakapag-umpisa, para dun sa mga hindi nila naumpisahan to. Ayun. So, may tao pa ba kasama? Ayun, meron pa naman. So, pag may questions kayo, sagutin na muna natin. Tapos, end na natin after. So, yun lang. Inulit ko lang, hindi nyo naman kailangan gawin lahat ng stages na yun. Basta, intindihin nyo yung process, tapos late ka na naman. Tapos na eh. Ayun, so ayun, intindihin nyo lang yung process, tapos i-adjust nyo accordingly sa mga task na dumadating sa inyo. So, yun. Kailangan mo ba ng notebook? Hindi din. Kung may dumating sa'yo na kailangan gawin, pwedeng mental mo na lang na tanong. Hindi mo na siya dadaan sa inbox. Hindi mo na siya ilalagay sa inbox. Mental, tanongin mo yung sarili mo. Parang sa isip-isip mo. Ano yung tanong dun sa second? Is this actionable? Tapos, if no, edi diretso siya sa basura or diretso siya dun sa reference mo. Ayun. Dahil naman, relate ka nga. Kung pa naman yung hinihintay ko. Ayan, hi Gladys. Ayan, so pa-end naman na tayo. So, ano ba yung ilalagay natin? So, kailangan ba ng notebook? Lagay na lang ako dito. Oo nga, nakahabol ka ng konti. Nun sa before, di ba, hindi? Ayan, so notebook, hindi naman. Pwedeng lahat ng task mo is nakalagay lang sa post-it or sa papel mo. Basta wag lang yung kalat-kalat na kunwari. Ngayong araw na to, dito ka sa scratch paper na to na magsusulat. Tapos bukas, sa ibang papel naman. Kasi mahihirapan ka. So, mas maganda,
kung meron kang isang sinusulatan lang din, kung gusto mo siya magsulat, ay kung gusto mo siya isulat, kung gusto mo naman na kung teki or ayaw mo magsulat-sulat, pwede naman ikaw maghanap na lang ng notes sa app, ay sa app, ano ba? Maghanap ka na lang ng app na pwede mong pagsulatan. Yun, katulad nga ng sinabi ko kanina. Checklist, ganon. Yun nga, ako rin dati. Tad-tad ng post-it. Kaya lang, hindi naman din siya nagagawa kung hindi mo rin siya i-review araw-araw eh. So, lumipat ako sa get things done. Tapos, na-modify ko na siya ng tama sa akin. Ayun. So, pwede ka maghanap ng checklist sa phone mo para dun sa context, by context. Or pwede ka rin mag-notes lang doon. Tapos yung calendar, pwede mo diretso doon. Ayun. Ikaw din ang makakasagot dyan kung ano yung pinaka-convenient sa'yo. Ay, ano spell convenient? E, diba? Huwag na nga. Ayun. So, kung ano yung pinaka-hindi mo katatamaran. Ayun. So, kung phone, lagi ka naka-phone, tapos lagi ka mare-remind yung phone mo, edi phone. Kung mahilig ka sa notebook, mahilig ka sa ballpen, edi notebook, ilista mo sa planner mo. Ayun. So, yun nga. Ikaw lang din yung makakasagot. And, ikaw lang din naman yung makakatingin kung swak ba sa'yo itong get things done. So, ang maganda, try mo and tingnan mo yung process muna. Tapos, yun. So, yan si get things done. And, siguro, wala na tayong question ni end na natin para end na natin para makanood na yung iba. So,